Ang dalawang yan ay kay Maria Mercedes at sa kanyang kapatid. Dalin niyo yan sa kwarto ng asawa ko, sa akin ang isa. Pag nailabas na ang mga laman, isama niyo sa iba at aayusin natin ang mga gamit niya para ihatid sa kanila. Ano sinasabi mo? Gawin niyo na lang ang sinabi ko, pakiusap. Berenice, tulungan mo siya. Huwag niyong sundin ang inuutos ng anak ko! Mama, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na nakapag-desisyon na ako at ganun din si Maria Mercedes? Pero sa pamamahay na ito, ako pa rin ang masusunod, Jorge Pero Luis. Mama, si Maria Mercedes ay asawa ko. At manugang ko naman siya! At nandito kayo sa pamamahay ko! Hindi lang yon. Determinado akong sunduin si Maria Mercedes. Kinakailangang maibalik ko siya rito. Babalik na naman tayo sa buwisit at tenement na yun! Nakakainis! Aba, para namang nasanay kang tumira sa isang palasyo. Kailangan nyo sumama sa akin pagbalik natin doon dahil hindi kayo maaaring maiwan dito ni Candy. Ayoko nang bumalik pa ron, ate! Paano ka, Candy? Walang problema sa akin. Sasama ako kahit saan mo gusto. Sige, sasama ako kahit saan mo gusto. Sip-sip ka talaga! Tama na yan, Rosario! Huwag mo na ubusin ang pasensya ko! Kaya ko magbayad para sa mas magandang bahay kaysa sa mabahong tenement. Kaya nga ako nagtatrabaho. Aalis ako anumang oras at hindi mo na ako makikita pang muli! Subukan mo lang at hahanapin kita kahit nasan ka! At kakalad ka rin kita pabalik. Hila-hila ang buhok mo! Hindi mo ako makikita! Talaga? Pupuntahan kita sa pinapasukan mo at mag-e-eskandalo ako ron! At pag tumakas ka pa, ipapahanap kita sa mga pulis. Subukan mo, gagawin ko talaga! Sige na, dito ka na lang! Hahanapin ko si Mrs. Natalia para sabihin sa kanyang alis na tayo. At tatawagan ko si Aling Filo sa tindahan. Doon ko lang siya makakausap. At pupuntahan ko si Attorney Portales. Ipapahanda ko na sa kanyang lahat. Para maibigay ko ng pera sa asawa ko at sa mama niya. Huwag ka mag-alala, Metsi. Hihintayin ka namin. Sige. Ikaw, umayos ka, Rosario. Dahil kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Huwag mong uubusin ang pasensya ko. Hay nako, iha. Kung yun ang desisyon mo, sige lang, gawin mo. Alam mo ba, marami tayong dapat na pag-usapang dalawa. Ayaw na sana kitang takutin pero marami akong nakita ngayon nang basahin ko ang mga baraha mo. Mabuti naman at nagpasya ka nang bumalik sa tenement. Maswerte ka, alam mo ba yun? Bakante na naman ang dati mong tinirahan kaya okay lang. Pakireserba na lang sa akin, Aling Filo. Dahil babalik na agad kami dyan. Ah, sige. Ako nang bahala, iha. May naitabi akong pera kaya kukunin ko. Sige na, iha. Kaawaan ka ng Diyos. Mag-ingat ka. Si Maria Mercedes, aalis lang sa bahay na ito kung kailangan na niyang umalis. Mangyayari lang yon pag hindi na tayo magkakaproblema sa kanya. Pag legal na ang pagpapalayas sa kanya? Pag wala na siya magagawa? Hindi mo na problema yon. Hayaan mo na sa akin yon. Mama, kayo ang pinakamahalagang bagay para sa akin. Huwag niyong hayaang kamuhian ko pa kayo. Wala na akong pakialam sa bagay na yan, iho. Mula nung minulat mo ang mga mata mo sa mundo, lahat ng ginawa ko ay para lang mabigyan ka ng magandang buhay at pagmamahal. Kung nakalimutan mo na yon, masama kang anak. Walang utang na loob. At bukod pa rin, anak, alam mo naman na wala akong pakialam sa mga pagbabanta mo. Ma Malvina, ano na po ang gagawin namin? Kung anong sinabi ko, wala kayong gagalawin sa mga gamit ni Maria Mercedes. Babalik pa siya rito. Naintindihan niyo? Naintindihan ko po, Ma Malvina. Magandang araw. Kumusta kayo, Mrs. Del Olmo? Eto, mabuti naman. Ano may ipaglilingkod ko sa inyo? Kailangan ko makausap si Attorney Portales. Hindi po ba ninyo nabasa sa dyaryo? Bakit? Ano ba nangyari? Si Attorney Portales po, patay na. Sinabi niyo po bang ibibigay na po niya ang lahat? Ano sinabi ng tinderang yun sa kapatid mo? Pero si Jorge Luis nagmalaki, ang bahay lang ang tatanggapin niya! Okay lang, Mama. Tanggapin niyo na. Pati ba naman ikaw? Gusto ko lahat. Lahat! Wala akong ibibigay sa kanya. Pero kung hindi siya babalik at hindi tanggapin ni Jorge Luis ang babalik pera, din siya! Ngayong araw. Hindi ko po alam, Mama. May dangal din ang mga taong yun at hindi sila magpapakababa. Kung ayaw mong magpakababa, gagawin mo yon. Para sa mga kayamanan na gusto kong mabawi, handa kong gawin yon. Hahanapin ko siya ngayon din at kukumbinsihin ko siya na bumalik. Anong ibig mong sabihin, patay na siya? Ano ba nangyari sa kanya? Inatake po siya sa puso sa kasamaang palad, namatay siya. Ay, kawawa naman si Attorney Portales. Lahat ng hawak niyang kaso ay hawak na po ni
Attorney Andres Gomez Portales. Magpinsan po silang dalawa. Ang opisinang ito ay hawak na ngayon ni Attorney Gomez Portales. Ay, Diyos ko. Napakasamang balita nga nito. Kailan ko makakausap ang isa pang abogado? Hindi ko pa po masasabi sa ngayon. Bumalik na lang po kayo o tawagan niyo po kami at ipapaalam ko po sa inyo. Bakit namatay ang abogado ko? Ano na kaya mangyayari ngayon? Maria Mercedes pa servir.